Lomachenko? Yeah, I can still make 135. What do you feel about that? If 135, it's good. Magandang araw mga tol, may mga bagong fans na nagtatanong bakit daw hindi naglaban si pambansang kamauman ni Pacquiao at si Vasily Lomachenko. Ito nga po yung eksaktong payag ni Loma mga tol. He's old. I think his career is done. I don't want to become a legend in boxing because of him. Listen, I'm not disrespecting Manny Pacquiao, but I don't want to make my name bigger because I beat an old legend. Doesn't have nothing to prove versus me. I have my own road. There are a lot of good fighters in their primes to fight right now who are comparable to me. So malinaw naman mga tol, no? Hindi daw niya nilabanan si Pacman dahil legendary na sa boxing at matanda na. So ayaw daw ni Lomachenko na gumawa ng mas malaking pangalan dahil tinalo lang niya ang isang legendary na si Pacman. Pero paliwanag naman ni Loma dyan hindi daw disrespecting kay Manny Pacquiao. Kumbaga nire-respeto lang niya dahil legendary na sa boxing at may edad na. So wala na daw kailangang patunayan pa si Pacman laban kay Lomachenko. Kasi nga sementado na ang karir ni Pacman at kasama na ito sa Hall of Fame. Siguro noong panahon na nasa lightweight si Pacman, pwedeng lumaban kay Lomachenko. Pero napanood nyo ba yung sinabi ni Pacman mga tol sa fighttype.com? Paliwanag ni Pacman doon na kaya pa daw niya bumaba sa 135 pounds. Matatandaan daw natin noong nilabanan niya si Oscar De La Hoya. Galing sa 135 pounds si Pacman noon at umakyat sa 145 pounds. So kung lalabanan daw niya si Loma mga tol, papayag si Pacman at kakayanin pa niya bumaba sa 135. Okay mga tol, yan po yung dahilan kung bakit hindi naglaban si Loma at Pacman. Pero kung naglaban sana mga tol, sino sa tingin nyo ang mananalo? Kumbaga si Lomachenko, matalino talaga ang galawan at mabilis din. Kung sakaling aabot sa decision ang laban mga tol, siguro may chance si Loma. Pero mahirap pa rin dahil isang pambansang kamauman ni Pacquiao yan, lalo na yung kalakasan pa ni Pacman. So ano sa tingin nyo mga tol, kung naglaban silang dalawa, sino kaya ang magwawagi? Sa ngayon may kartada si Loma na 17 wins, 11 KOs, may 3 talo. Natalo kay Orlando Salido, Teofimo Lopez at kay Devin Haney. Mababa lang ang naging record ni Lomachenko mga tol pero tambak naman ang record niya sa amateur. Naging 2-time gold medal sa Olympic. So ang magandang kalaban ngayon ni Loma sa lightweight mga tol si Stevenson at si Tang Davis. Umakyat na rin si Ryan Garcia kaya wala na ito sa listahan. Sinabi kasi dati ni Loma mga tol ayaw na niya umakyat sa 140 pounds. Okay, sa ibang balita naman mga tol, latest news tayo, Canelo Alvarez. Inamin na totoo daw ang sinasabi ng mga fans na hindi daw maganda ang performance niya sa huling 3 laban. Kaya ngayong laban niya kay Jermell Charlo, ipapakita daw niya sa mga fans na maganda pa ang kondisyon niya at kaya pang sumabay sa malalakas. Marami kasi ang nagsasabi na wala na daw sa prime si Canelo at humihina na. Kaya ngayon prosigido daw si Canelo na ipakita sa mga fans na malakas pa rin siya at kayang magpatumba ng malaki. Kaya abangan po natin ang laban niya ngayong September 30 kontra Jermell Charlo. Matatandaan po ang sinabi ni Coach Freddie Roach, knockout daw ang abutin ni Canelo kontra Jermell. Kung ang dating Canelo ang lumaban kay Jermell Charlo ngayon, siguradong panalo daw si Canelo. Pero matapos daw siya matalo kay Dimitri Bivol, nakikita ni Coach Freddie Roach na knockout ng abutin ni Canelo. Kaya abangan po natin ngayon mga tol, September 30.